sa DWIZ. Programang sasakulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lunsak. Pinapwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Maaari niyong i-download dito ang DWIZ app sa iOS and Android para mapakinggan niyo kami via internet audio. You can also watch us on our Facebook page and YouTube channel. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and comment. Sali kayo sa discussion namin. Doon sa mga nakikinig sa amin sa radyo, may text line po kami. You can participate through that. 0999-376-6768. Ulitin po natin. 0999-376-6768. Napapanood po kami sa aming digital free TV, Liu 23, sa aming Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang digital TV devices. Don't forget to rescan para lumitaw ang aming Aliyo 23. Magandang umaga. Good morning! Magandang umaga po. Good morning. Asa na pansit? Wala bang pansit? Wala may birthday ngayon. Wala. Wala may birthday? Yun eh, meron eh. Oh. May yun, Patrol 17, Joppel Palenio. Ayan ang sinasabi ko eh. Maligayang yan ang sinasabi bati. Ko na pansit. Oh, nga naman. Naalala ko na nga ba lakas eh. Ng pangamoy. Ha? Lakas ng pangamoy yung may birthday ngayon. Masarap ang pansit ngayon, pag may bagyo. Masarap ang food pag may bagyo. Masarap kumain pag may bagyo. Kahit ano lang ulam mo, no? No. Pero syempre, pag binagoongan. Naalala ko ulit, si Chin-Chin. Ay, Chin-Chin. Magandang umaga, Chin-Chin. Hindi ko natikman, ha? Binagoongan bagnet. Excellent cook. Bawal daw sa mga abogado yung binagoong. Bakit? Basta, yun lang narinig ko. Oo, tsaka kay, ano, kala ko yung laing. Ah, laing ang bawal. Tsaka kay, ano rin, ha, Doktora Grace Ortesa, sa Medical City. Kala ko yung laing. Ah, laing ang bawal. Laing pala ang bawal. Doktor Grace, yeah. Yung friend ni Chin-Chin, na yung nakilala din natin, di ba? Yes. Nagpapabate, may sekretary si Doktora Grace, si Gladys Flores. Hi, Gladys. Hi, Gladys. Hi, Gladys. Sa Medical Arts Tower, sa Medical City. Uy! Dyan si Doktora May Grace. Pinsan ako dyan eh. Talaga? Oo. Yun. Si ano Dutch. Jesus akong tawagin namin siya. Oy, para mga dun sa mga nakikinig sa atin sa aming chatting mga social media accounts. Huwag pong kakalimutan like and share. Nakakalimutan minsan yung like. Oy, huwag niyo kakalimutan 'yan. Yeah. Bumahan at matanggal ang bubong. By the way, condolence nga pala sa pamilya ni Willie Nepomuceno. Nakakalungkot. Namatay kahapon, 75 years old. Right. Marami ako napanood sa mga ano niya sa show. Okay. Nagla-live kasi yan eh. Yung comedy show. Yes. Magaling. Kasi lahat ginaya eh. Nagsimula siya kay FM eh. Nung araw kasi mahiling siya pumunta sa mga kapihan sa meron sa isa Tuesday Club, Wednesday Club, Thursday Club sa Quezon City. Tapos tinatanong ko, ba't ka lagi nandito, Tito Willie? Sabi niya, alam mo, dito ako nakaka-pick up sa inyong mga taga-media. Ng mga chismis. Nag-research siya. But at that time, nagsusmoke pa siya noon eh. Kaya siguro na na-stroke daw siya eh. And then later years eh, hindi na ganong naglalabas. But condolence sa kanyang pamilya. Aha. Okay, ang update kay Egay. Si Egay ho. Salanta ang ginawa Doksur, ni Egay. Ang international name yan. Doksuri. Mm-hmm. Doksuri ang super typhoon ho yan. Ha? Si Egay, mabuti na lamang. At doon lang sa north. Eh well, kawawa din naman yung taga-north dahil marami po nawala ng bahay. Oh. Okay? Maski yung mga yerong bahay, nilipad.
Tapos maraming baha. Alam mo ba ang baha umabot hanggang Negros? Ang ulan, malakas na ulan. Hanggang Baywang ho, sa just sa north, lampas tao. Halimbawa dyan sa Ilocos Norte, lampas tao ang baha. Yung report na nakuha natin, hanggang Negros, hanggang Baywang ang baha doon. Although mabuti na lamang, ang initial report, dalawa ang namatay. Okay, pero marami nasaktan. Right. Siyempre, nililipad yung mga bahay. Okay? Ang maganda rito, grabe yung rescue. Marunong na rin tayo. Yes. Let us congratulate. Congratulations, yes. Good job po ang ating mga provincial LGU. Much. Yes. Lalo na ang LGU rescue teams. Nagko-pay off na yung training. Merong budget for training. May makikita ka ng mga photos Pati mga baboy, nililigtas Nililigtas nila. Pati mga baboy. Naliligtas nila. At marami rin pong landslides. Ngayon, yung mga tulong, okay, andito na tayo ngayon kasi papalabas na si Egay yung mobilization po, nag-Twitter ang presidente. Tuloy-tuloy daw ang pagkilos, ma-actionan ng yung na super typhoon na yan, ma-actionan na yan. Laban sa pinsala. Twitter ho yan, nasa Malaysia siya. Okay. Pero syempre, hindi niya pwedeng pabayaan ang nangyayari dito. Ayon sa kanyang tweet ng presidente po mismo, 93, mahigit 93% na ng nawalan ng kuryente, naibalik na. Okay? Aftermath of Ega yan. Ang sinasabi po ng PAGASA, papaalis na yan. Papaalis na yan si Egay. Although ang estimate pa lamang sa hanggang ngayon, mga 40,000 families. Ang maraming na tamaan po yung mga power lines. Yan ang matindi dyan. Although merong communications yun ang maganda Hindi na puto lang communications. Power lines. Pero maraming kalsada ho. Kung kayo papunta ng north, maraming kalsada na unpassable. Kung sabihin. Grabe yung mga photos ng ibang mga baha. Talagang wala kang tatakbuhan Yung mga sasakyan. Pag inabot dun, inabot. Ayon po sa report ng NDRRMC, 13 raw yang national roads. Hindi pa ito yung mga provincial and mga municipal national and barangay roads. Ha? Okay. Ito yung national roads. Kung baha sa national roads, malamang... Everywhere else. Malamang po doon sa Kwan. Okay? Abra Ilocos Norte Road, Abra Ilocos Sur Road, Abra Kalinga Road, Baguio Bontoc Road. Puro lahat po dyan sa north. Mountain Province, Nueva Vizcaya Road. Mountain Province, Ilocos Sur Road. Mountain Province, Cagayan. Via Tabuk Enrile Road. Claveria, Calanasan. Kabugaw Road in Apayao. Apayao, Ilocos Norte Road. Shilan Bekel Road. Sa Benguet. Sa Benguet yan. No? At saka ang Kenon. Okay, ang Canon po hindi madadaanan. So, kung kayo balak nyo mag-deliver ng mga relief goods, pag-alaran nyo po muna kung makakadaan kayo dyan. Meron isang paraan dyan, ibigay sa national disaster. Kasi sila, meron silang logistics. Aeroplano, helicopter, pwede sila magpadala. Kung gusto nyo magpadala ng tulong, yung mga organizations dyan. Dyan yung naidaan. Pwede yun. Or kung may means kayo. Pero kasi nga, unpassable daw yung mga kalsada. Meron pang kalsada, passable nga, pero limited access. Lalo na dyan sa Cordillera Administrative Region.
At meron din na hanggang Southern Mindoro. May mga kalsadang hindi madaanan. Yung limited access. Okay? Ngayon, lahat po yan ng mga binanggit namin na kalsada, walang alternatibong daan. Bukod lamang sa Kenon, daan kayo doon sa Marcos Highway, papuntang Baguio or sa Naguilian Road. Pero sa Kenon, hindi nyo na madadaanan. Kenon Road. Ngayon, yung mga ibang highway na sinabi natin, wala pong alternative dyan. Yan. Kung may mga plano kayo, magpadala ng tulong, uulitin namin, planuhin nyo ng gusto. Baka pagdating doon, mabara kayo. Mm-hmm. Okay? Mahihirapan kayo dyan. Yung Marcos Highway na, well, sa Baguio, may ignorance na ano ba siya, na nababahaba o nasasalanta. Magandang pagkakagawa na at malalapan, ang diba? Ang Kenon hindi baha eh. Ay, landslide. Bumabagsak ang mga bato eh. Yung Marcos Highway, yung sinabi mo. Marcos, hindi eh. Hindi, di ba? Hindi. Hindi. Never ko narinig yan ang nagsara dahil sa landslide. Kenon, definitely. Ang Kenon, Good morning, sir. Madalas. Good morning, Boss Janet. Pati Naguilian Road, hindi nalalandslide eh. Well, yun na nga. So, lahat pare, pati komersyo, everything, medyo ano. Siyempre, apektado yan. Baha eh. Everything, baha. Baha at malakas na hangin. Oh. Iba itong si Super Typhoon Egay. Oh. Actually, kahit sa atin, inabot yung malakas yun na hangin. Yun nga yung report sa hanggang Negros, hanggang Baywang daw. E doon sa Ilocos, lampas tao. Lampas tao, oh. Yung mga binanggit mong lugar, di ba? Yung mga roads na yan, yan yung matagal na pinag-usapan na connectivity. Alam mo kasi, dyan sa area na yan, mountain yung mga in-between, etc. Pero na-connect na. Kaya yung mga roads na yan, magaganda ng roads na yan eh. Kaya lang, siyempre, unpassable pag ganyan na nangyari. Landslide, baha. Landslide, baha, etc. Nagliliparan daw yung mga bubong eh. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Hanggang ngayon, malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Sa labas, ha? Ang Ilocos Norte po ay under state of calamity na. Yes. Ha? Kasi parang tinamaan ng gusto yan eh. Ilocos Norte. Dumaan eh. Dumaan mismo si Egay dyan eh. Kaya matindi. Makikita niyo yung mga photos, ha? Grabe yung mga rescue, yung mga... Ang kagaling nga, gaya ng binabanggit ninyo kanina, ay naghanda. At saka nagkaroon ng mga preemptive marunong na tayo. Maayos na tayo. Ang hindi na lang natin naayos kung saan sila pupunta. Kasi ginagawa pa yung mga talagang permanent na mga evacuation centers, ngayon, etc. Kapag tuloy-tuloy itong habagat, kasi ang nangyari diyan, yung Egay, hinatak yung tubig ng habagat. Kaya malakas ang ulan. Ang Marikina River, makinig kayo. Tumatas na. Ay, nako. Nasa 15 meters na raw. Maganda na for evac. Evacuation, ibig sabihin na. Yes. May alarm na po for evacuation dyan sa Marikina River. Forever yan, Marikina River. Ano na yan? Pag yan ho ay nagkaroon na ng sirena, ibig sabihin nun, medyo ayos-ayos na kayo dyan. Huwag na kayo magtagal-tagal. Okay. Baka abutan kayo ng 15 tubig, meters na raw. Baka naman ang good news dito, yung hanggat dumami rin ng tubig. Lalaki ang kita ng mga water companies. Diba? Baka mabayaran nila yung fine na 400 million. Hindi, naka MR yan. Naka motion. Hindi pwede magpahayag. Matapos yung MR. Naka discount ka na nga ng 1.4 billion eh. But this is the principle of the thing. Ayun. The principle of the thing. Ting maririnig ko yan. It's not the money. It's not correct. The money. It's the principle eh. Of the thing. I know it's the money. Pero kampante naman ang mga concessioners dahil wala yan sa water management plan na kasalukuyang binabalangkas. Na efficient, mas efficient. Ng DNR at mga ni Secretary Iba-iba ho ang report tungkol sa mga namatay eh. Merong isa lang daw, meron naman dalawa. Hindi pa natin alam. Hirap eh. Magkakatuos-tuos yan. Pag nagkabilangan na. Pero maraming na-displace. Yun ang for sure. Maraming na-displace. At hindi malalaman kung anong bilang. Estimate nila, hundreds of thousands. At tapos siyempre yung agricultural crops, etc. Yun ang iniisip ko eh. Nasira. I hope yung mga pati yung mga irrigation. Harvest na sana dapat. Ayos na yung iba.
Eh kaya nga sinasabi ngayon ng DE, ito naman DE, pambihira. Ito, magpe-press release na rin lang kayo. Eh sigurado raw tataas ang presyo ng gulay. Dahil kay Egay. Nakmantokwa. Alam na namin yan eh. Dapat ano ang ginagawa? Dapat anong ginagawa nyo para hindi tumaas? Mamitigate. Maiksi lang. Mahahabol pa. Mali ang priority nyo eh. Okay. Mahahabol pa ba ninyo yung ibang mga gulay dyan? Baka mahabol pa ninyo. Baka mahabol pa. Sana habulin. Hindi. Baka yung mga ibang areas hindi pa masyadong apektado. Kunin na nila yon at lahat. O pa, huwag nyo papabayan. Papabulikin. Wag pabulokin yung ano. Oo, yung mga available pa. Baka may mga available pa dyan eh. Sarap nitong DA na to. Ang nagsasalita po eh yung si ano? Rex Estuberos. Assistant. Secretary. Secretary. Christine Evangelista. Ah, si Christine. Hindi na si Rex ha. So ang kanila pong aksyon ay mag-monitor ng palengke sa Metro Manila. Aray ko. Ay ano, huwag na kayo mag-monitor kasi baka magka-ano kayo dyan, ha? Mabubuhay tayo sa monitor. Kumbaga, may nagpapatayan dyan sa harap mo. Anong gagawin mo? Panonoorin mo? Minomonitor mo? Minomonitor mo? Sino na una? Imbes na awatin or what? Nagsasabunutan na yung girlfriend mo tsaka yung iyong misis. Hindi ka gagalaw. Imomonitor mo lang yan. Ah, ganun. Gagawa ka ng report pagkatapos ng monitoring mo. Oh my God! Ang gagawa na report pagkatapos ng monitoring, DTI yun eh. Kasi sila na naman magkakasalubong eh sa palengke. Magkakasalubong yan. Pareho mo pong monitor. Full force monitoring. Yung isang gagawa. Intensified monitoring. Ang sabi po ng DA, ay sisiguruhin daw nila na kung tumaas man, ay reasonable. Nako. Kung ako ang reporter, kung ako ang editor, batok tong reporter na to. Sana tinanong mo, paano nyo sisiguruhin? Ano yun? Yun ang balita. Hindi yung statement niya. Nasisiguruhin namin, we will make sure na reasonable ang adjustment. Pupunta niyo yung mga cold storage. Ganun. How? Yung bang gagawin niyo? How? Titirahin ba ninyo yung mga cold storage plants dyan? Hindi pa ho bumabagyo. Balita lang ng bagyo. Tumaas na yung presyo. Ano ba kayo? Diyan sa DA. Anong monitoring pinagsasasabihin niyo dyan? Eh kasi yung mga traders po, hawak na nila yan. Okay. Umuugong pa lang yung may bagyo, tinataas na nila ang presyo. Hawak nila yung supply eh. So wag nyo na kami lokohin, Department of Agriculture. Wala kayong magagawa. Okay. Make sure that adjustment is reasonable. Hanggang monitoring lang kayo ng DI. Hirap na nga kami dito. Sana nga kung maraming bagsakan eh. Uy, sabi ng DTI. Mamaya po may makakausap tayo na eksperto sa agriculture. Yan. Ha? Ang sabi po ng DTI, 3 years in the making daw yung kanilang action plan. Food logistics action plan. 3 years na nilang ginagawa. Ano kayang klaseng plano to? 3 taon? Ha? 3 years in the making. Matinding action yan, ang nandyan na nakapaloob dyan sa action. Ah, hindi. 3 taon daw gagawin yung food logistics action plan. Okay. Ha? At umaandar na raw po yan. Ha? Approval chain. Ako, may approval chain pa pala to. Ano yung approval chain? Ang nagsasalita po eh si Yusek Castelo. During post-State of the Nation address discussions. Meron bang ganon? Expect a lot of post-SONA discussions and reports. Meron din DNR. Every department. Meron din DNR. Yung hindi nabanggit. Meron din labor. Yung hindi nabanggit. Kailangan ng post-SONA. Na Tuesday lang. They will have. Meron daw silang 3-year logistics plan. Wow. Grabe. 3-year logistics. Na bababaan daw ang cost. Kung ako ang head of office,
yaga sa ganyan, hindi na muna ako magpapa-press conference, mag-press statement. Eh, hindi ka nga nabanggit eh. Lang eh, no? Wala namang action eh. Oh. Kumaga threatening to have a plan. Diba, gawin ko na lang muna. Kaya... And it's a 6-point plan. Ayun, may puntos pa. Methodical. Planado to. Science-based to. Huwag kayo. Science-based ang press release. Science-based. Science-based. Ay, naku. Upgrading down ng food terminals at saka establishment of food hubs. Parang panitansya ako. Luma na yun. NFA. Noon po si NFA, si Tansyanko. Okay. Siya ang nag-establish ng mga yan. Ng mga, kung anong gagawin ng NFA. Kasi Marcos creation yan, NFA. Marketing niya yun. Dati Rice and Corn Administration. Hindi lang naman rice and corn eh. Diba? Food. So, National Food Authority. NFA, it's a corporation. Okay. Ang kauna-unahang pong nag-ano niyan, eh si Jess Tansyanko. Alright. Si Jess Tansyanko, executive sa private sector. No, Unilab. Sa Unilab executive. Na kinuha ni Marcos dahil nga logistics ang Unilab. Okay. Basically, it's a logistics kasi nag-i-import ng gamot lang yaman lamang yan noon. Ang expertise na Unilab, paano mag-distribute ng gamot. So alam nila yan. So kinuha si Jess Tansyanko, naging NFA. Okay. At yung nalalaman niya sa Unilab, inilagay niya sa NFA. So kaya nagtayo ng mga warehouses all over, mga hubs. So yun po sinasabi nitong Ruth Castelo na to, whoever she is. She's the undersecretary. Ah, she is the undersecretary. Okay. Eh matagal na pong ginawa yan. Hindi na po bago yan. Ang kailangan natin gawin, ang kailangan natin malaman, ginawa nyo na nga ba? Kung puro plano yan, eh matagal na ho nangyayari yan. Food terminals, additional food hubs. Meron na ho nakapag-isip niyan eh. Okay. Okay. Kumbaga, hindi na brilliant si move sa inyo yan. Pero binago lang ang pangalan, pare. Food hubs. Agro-industrial corridors. Ayan. Okay. Yes po yung binago lang pangalan. Wala naman slogan yan. Wala naman. Malay mo. Malay mo. Bukas makalawa. Bukas makalawa eh. Eto na. Okay. Eto na po. Kanya lang hindi raw nila magawa. Kailangan daw ng executive order at saka ng legislation. Jesus. Matatagal. Hindi. Ito. Finally. Bakit kailangan ng legislation? Siyempre tatanong, yung executive order, maaaring madaling gawin yun eh. You just have to submit it to the palace. Yes. Eh, kung di nyo pa nasasubmit. To the ES. Yung ano yun, para sa inyong legislation. Okay, ito na. Para daw po ma-regulate ang international shipping charges. In other words, that's importation. Importation na eh. May international eh. Oh my God. Yan daw po ang batas na kailangan nila. To justify importation. Kailangan ma-regulate ang shipping charges ng international. Paano mo i-re-regulate dito? Hindi nag-iisip itong DTI na to. Paano mo i-re-regulate ang international shipping charges? Explain that to us. Okay. International shipping nga yan eh. Regulate. How can you regulate it here? Apaka, ano ba naman to? Music ka pa naman, ako. Ay, nako. Unang-una. Teka, kumalma na ako, kumalma okay na. Okay na ako. Unang-una, yung mga, ano, I think, ano, existing pa yung, ano, yung law creating the FTI, number one. Nandiyan pa yan? Nandiyan pa yan. And then, of course, the NFA, minasahe na nila ng katakot-takot yan. So, that is one thing that you have to... Hindi, natabla na yan sa ng rice tarification. Kaya nga, minasahe na nga nila. They have emasculated it. Excuse me, Kong Jonathan, ng FTI, yun sa Taguig? Taguig. Hindi po real estate township na po. Yeah. What, tama yan, parang Joel. Kaya lang yung law.
Yung in other words, it's not the area lang. Yung ano ba tong FTI, anong gagawin ninyo, etc. And everything. In other words, you can create regional FTIs. So that is still a corporate, ano. Okay. So, tingnan ho ninyo lang lahat kasi... alam mo, yung paggagawa ng mga laws, etc., executive order, what you should do, I think, kung pwede lang, why don't you have a compendium? Compendium! Of all of the agri-agra-aqua laws. Para malaman nyo kung ano pa yung kailangan. Kasi baka, kagaya niyan, international... Too much work, pare. Too much work. Kailangan lang nila may statement. Nang post-state of the nation address. Okay. Yun lang ang kailangan nila rito eh. Kaya hindi pinag-isipan to. But there's more. Legislation to regulate international shipping. Hindi pa rin sila. International na nga eh. At hindi pa rin sila yun. Hindi pa rin sila yung magtatrabaho doon. Too much work. Parang tinuturuan. Para pag hindi na pass yung legislation, yung Congress kasi. May masisisi. Ano style ni Chalexian. Sisiable. Okay, magbabalik ang karambola. Oras natin ay 31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, at ang aming nagbabalik, Secretary Larry Kidlat Gadon. Kaibigan na lahat. We also have a special guest introduced po ni Boss Conrad later on. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Iba na talaga pag nag-secretary eh. Pareho na yun ang ating Pangulo. Yung medyas mo, ganda. Ganda yung medyas. Parang kayo pa, BBBM. Yan na ba ngayon na uso? Signature. Saan ba nakakabili niyan? Ito, nabili ko sa... Marami ako niyan, kung gusto mo, pare. Pare, Conrad, kung gusto mo, marami ako niyan. Marami ako niyan. Saan mo nabili? Pumapatak to, parang 25 pesos lang to eh. Yan. Pupunta pa ako sa... Mamamasahe pa naman ako. Hindi naman ako smuggler. ngayon, yan, nabanggit natin yung smuggler. Ang aming guest po, special guest. Ang pinuno ng sinag, yung sinag, yung samahang industriya... Agrikultura. Yes. Si Ginoong Rosendo. So, ito hindi ko na kailangan ipakilala eh. Dahil araw-araw nasa dyaryo. Ang ginagawa niya, lumalaban dyan sa mga smugglers na yan. At sa mga policies na nakakasama sa ating mga farmers. Sa agriculture. Okay. Mr. Rosendo, so, pwede po kayong bumati sa inyong mga... Magandang umaga, of course, nagagalak tayo pumunta rito sa Karambola. Kumusta naman? Meron ang first, siyempre, the elephant in the room. Correct. Sabi ng Presidente, kasuhan niyang mga hoarder and smuggler ng agriculture products. Tapos na daw ang araw ng mga smugglers at hoarders. Masyado late na. Hindi ba late naman? Kailangan well, better late kasuhan, than never. I think, ano naman, magandang message yun galing sa ating Pangulo mismo. And yung MBI talagang gumagalaw, no? Na inimbestigahan yung mga illegal na pumapasok ngayon. And yung mga hoarder, talagang hinahanap nila yung mga... nag-hoard ng mga agricultural products. So, magandang news yan. And lalo na kung galing sa ating Pangulo, talagang may marching order. Meron na mo, Sendong, ano yan ha? Identified na sila from the very start, di ba? Alam, kilala natin ang kalamihan dito sa mga ito eh. Yes, of course. Alam mo ano eh, yung cold storage. Alam natin yan. Natin yes. Mabuti yan. Kasi... Hindi makakagalaw yan kung walang mga cold storage. Iinan lang yung cold storage na yan. Yes. Na malalaki. At saka identified kung nasaan yung mga yan. Pati yung mga local government officials nakasama dyan sa pag-aayos ng cold storage. Yes. Alam nila yan. Alam nila yan kung saan. So, ano sa tingin mo, Mr. So, ano mga kailangan para matigil yung smuggling na yan bukod dyan?
bukod dyan sa kaso-kaso, okay? Kasi pagkaso matagal yan eh. Hmm. Alam naman natin, ang yun ang kaso sa tubig, 20 plus years na hanggang ngayon, eh, hindi pa natatapos. Yung isang kamakailan lang, drug bust ni 2004. Ngayon lang nag-ruling ang Supreme Court. Mm. 19 years. Okay? Mm. Yung mga kaso-kaso na yan, lalo na kapag may pera ka. It takes time. Eh, kayang-kaya mong i-parking. Mm. Okay. Ano pa ba ibang paraan bukod sa legal para matigil yung smuggling na yan? Para, at unang-unang tanong muna, ano ba nangyayari sa agriculture sector pag may smuggling at saka hoarding? Yeah, malaking pinsala yan sa agricultural sector. No? Kung makita natin yung last year, United Contract Record saka Custom Record, umabot ang 30 bilyones ang dollars? Diferensya. 30 bilyon ang diferensya ng pumasok na agri-commodities. Mm-hmm. Yung 2021 almost 25 billion, no? So ano yan, US? Hindi, dito sa ano, pesos. Pesos no? Lang? 25 billion pesos. So ito is yun yung on record. Record ng UN and yung record natin. Yun ang difference ka mo. Difference ang kung makita natin. So kumbaga sa record ng Bureau of Customs, kung 100 billion yan. Mm. Sa customs, at totoong importation, nasa 130 billion. Something like that. So 30 billion yung nakalusot. Yes. Oh, parang gano'n. So ang ano neto is yung first border facility. Kailangan ma-establish. And in which, ang maganda neto is last week, na nagkaroon ng CEFA, no? Yung Community Examination Facility of for Agriculture na inano sa Bulacan. Sa Angat, oo. Na in which lahat na commodities kayo ng agri dadalin doon. Ang maganda nito from the port, you mean? Yes, oo. May ano kasi doon eh, off-dock custom facility. Sa Angat? Hindi pa napakalayo sa port nun. Yes, oo. Pero ang ano nun, kasi ito is 10 hectares. For the past year kasi, naghanap tayo ng area dun sa port area. Wala tayong mahanap na malaki. Kasi 100% full inspection ito eh. Mm-hmm. It ang will ano ba? Take mga 600 container a day. Paano dadalhin niya sa Angat? Ang karamihan ba sa mga agricultural products natin dito sa MICP? Yeah, ang ano bang percentage? Ang sa ngayon kasi ang nangyayari is ano eh. Pagdating ng kargamento, open. Mm. Close, labas na yan. Wala nang inspection. So yung Food Safety Act natin for the past 10 years, hindi na-implement yung RA 10611, no? Pinasa ito 2013 yun. Na dapat i-check yung mga kargamento. So kung kahit ito bulok, pa contaminated ng salmonella, contaminated ng... Hindi natin alam. ASF, wala talaga. So for safety purposes talaga yun. For safety basically purposes. Basically yun, ganun eh. Pinag-uusapan lang, una-una, karamihan ba dito sa Metro Manila ports ang daungan ng lahat ng agricultural products? So, tapos? Meron din sa iba't ibang mga ports. Kasi sa iba't ibang mga ports, meron din lumalabas, Subic, mga Batangas, mga ganong klase na workout. Kasi so, di ba problema yung layo, Sendong? Ang tingin naman natin kasi, ang port congestion, makakatulong ito dahil nasa Bulacan area, na in which can accommodate, no? Kung 10 hectares yan, maski 2,000, 3,000 containers. Walang problema. Okay. So, how will that stop smuggling? So, ngayon kasi, pagdating ng container, bukas, sarado, punta na sa consignee. Mm-hmm. So, hindi mo matse-check kung yung consignee pumuntang Isabela, pumuntang Ilocos, pumuntang Pangasinan. Hindi mo na matse-check yun eh. Wala kasing inspection doon sa area na. So, walang, ito centralized.
Walang monitoring bang DTI doon? Ibig mo sabihin, hindi man lang nila ginagawa yan kasi nagmo-monitor sila sa mga pali-palengke everyday. Wala talaga. Totally walang inspection wala na. Sa mga area. Paglabas ng port area, yung tapos na. Yung factor ng smuggling eh. Kahit may inspection yan for its safety, yung smuggling, sige, inspectionin mo yan. Pero hindi pa rin magbabayad ng VAT. Yeah, pero ito, and everything. Ito diba? Ang maganda is 100% strip. Tatanggalin. So alam mo kung anong laman? Alam mo anong laman. Tsaka isa, itong facility, walang yung construction ng cold storage facility, yung pang-inspection, and yung laboratory, walang gastos ang government. Dahil ang pangulo natin, ang presidente, ang private sector, willing na magtulong. Mag-i-investing so, kayo dyan. Ito is yung facility, walang gastos ang government. So, yung mga, may news na lumabas, gagastos daw ang government ng 185 billion o 200 billion. Okay. Hindi totoo yan, no? Yung sinasabi kasi, yung mga laboratory, yung mga siguro yung pang-test, tsaka yung mga tao na magbabantay, yun ang gagastusin ng government. Pero yung facility, walang gagastusin. No? Pero dun sa other area, like Davao and Cebu. Davao and Cebu, magkoconstruct ang government, gagastos ang government. Facility rin yun. Pero may sinabi, ang dami raw reclamation sa Manila Bay. Ayun, malapit sa port. Ba't hindi itong lagay yung inspection? Bakit ang layo sa angat? Wala pa eh. Katakot-takot na traffic ang aabot. Sinabukan na rin yung Port of Manila na mag-reclaim. Ang mahal eh. Hmm. So, ang mahal. Mahal. So walang budget talaga. Yung Baseco? Area. Yung Baseco. Pero yung sinasabi nilang layo kasi, may bagong road na tinatayo. No? Uh-huh. It will take mga 50 to 1 hour nandun na sa... Yung Baseco at saka yung Pandakan. Hindi mo pwedeng gawin yung mga yon? Yung wala, Pandakan nga, gusto ng SNC. Pero iniisip ko lang, hindi ba... added cost yun yung ibabiyahe mo papunta doon. Yeah. Yun na nga sinasabi ko eh. Ibabalik na naman. Ah, hindi na babalik. Kasi yung lugar. From there yung release. Hindi ibabalik, pero dadalhin mo doon sa distribution. Kasi mostly, yung mga cold storage, pupunta sa cold storage yun eh. Maraming cold storage sa Bulacan eh. Yeah, ang tanong is, saan ang bagsak niyan? So, ang entry niya is, let's say, Port of Manila. Port of Manila. Ibabiyahe mo pa overland to, yes. Saan ito? Angat, Bulacan. Well, so, yun yung sinasabi ni Ate Nisette. Meron ng harbor link eh. At least sa Metro Manila, medyo makakaiwas na traffic because of the harbor link. Ang problema mo, from the NLEX, papunta rin sa Angat. May road na Angat. From Angat. Papunta doon sa mga distribution na yung mga trucking dyan papasok. Ang mangyayari noon, nagdoble yung cost. Hindi kaya mas maganda yan kung halimbawa magdagdag na lang ng inspection, magdagdag ng tao sa port of entry para doon may inspection na marami. Hindi eh, sanitary inspection. Ang problema yung safety. Ang problema for the past year, imagine 10 years na ito, sinusubukan natin, no? Sa port of entry. Hindi magbibigay ang MICP ng 500 square meter, ang PPA 500 square meter, hindi kasya yung mga truck. Hindi talaga kung ganun. So 2018, nagkaroon ng congestion ang port. Doon din nila. So kaya doon establish yung itong area na pwedeng gamitin. Na in which, ang tingin naman natin, mas makakatipid ang importer kasi wala nang demurahe. Diba? Kung dumating yung kargamento, kasi minsan nadidelay pa sa loob. Ito, pag lumabas na, wala nang delay. And yung testing, hindi kaya it will take mga 4 to 6 hours lang. On the way to Angat, yung shipment, biglang lumikul ng iba na nawala na.
Isa pa yan. Security. Pwede yan. Traceable yan. Traceable. Ngayon, traceable ito. Dahil, hindi pa bubuksan yung container. Yes. Doon pa lang bubukas. Ang unang magbubukas diyan is DA. Yes. Na in which dati, hindi natin ginagawa. Dati yun. Customs. Customs. So, pero ito yung aking kuha. Sorry. Kapag ginagawa natin ganyan, meron tayo na mga ganyan, very elaborate plan, gagastusan natin. Hindi ba sinasabi natin talagang ang policy natin ay importation? Kasi this is geared towards imported agriculture products. At pagagalingin natin yung ating sistema para pumasok is, na pumasok. Ease of trust. Ang imported. De, pero, parang inaayunan natin yung importation. Sinasabi lang naman ni Sendong, this is just a stopgap operation to make it easier for importation at the moment. Pero sa kanila kasi sa Sinag, production talaga eh. Ayun na production is the answer to ano. Yun ang gusto kong i-emphasize. Production is the answer to all of these things. Kasi nag-open na tayo sa ano, sa RCEP. Di ba? So, talagang marami ang darating dito sa ating bansa. Aray. So, eto naman, ang ano natin is, siyempre, yung mga diseases, kagaya ng ASF, matse-check na natin yung mga produkto. Uh-huh. Yung ASF, ang nawala sa ating bansa is, Ano ginagawa natin sa production? Okay, sa importation, may measure tayo to stop diseases. Sa production, anong... Yun ang... Yun naman ang kanilang concentration. Yung production naman, nag-aanot ng batas ngayon ang Kongreso at Senado. Yung Livestock and Poultry Development Fund. Okay. Parang rice tariffication ito. Kung anong makokolekta dun sa tariff, mapupunta dun sa livestock and poultry naman. Mm-hmm. So, ito is nakikita natin, makakatulong ito. Pero di ba, Sendong, ano yan? Fail yung rice tariffication eh. So, why are we duplicating this? Ang rice tariffication kasi dapat, ang nangyari is ano eh, yung production natin tumaas eh. Dahil nung pre-present yung feed rice, I think headed by Sebastian noon, dun sa, ano, ang presentation niya, 6 tons ang production natin. Pero ang lumalabas, average 4 tons lang. Okay. So, doon nag-fail ang, ano, kung 6 tons sana tayo, konti na lang yung papasok. Yung importation. Oo. So, yun ang malaking problema, yung production side. How do you cure that? Ngayon, yung economic team, palaging sinasabi, ang solusyon is the past administration, no? Is importation. Mali. Ito lang sa panahon ni President Bongbong ang sinabi, hindi. Production. Local production. Kaya this year, ang daming mga magsasaka bumalik na nagtatanim. Okay. Na in which kung kita mo, yung mga other countries like India, naghinto ng export, no? Ng bigas na. Mm. So yung world market, yung world market, today is $565. Wow. Mm. Kung 1 year ago, ang presyo is $300. No? So, ngayon, almost double. Ang sinasabi ng ating Pangulo, nare-realize ng mga economic team na tama ang ating Pangulo. No? Mm. Ang production is local. Huh? Local production. So, this coming month, ang local production natin, mas mababa ang presyo kaysa yung imported. Na in which, good news. Malayo ang diferensya ng local production. Yung nangyayari ba sa bigas, Sendong, mangyayari sa ibang produkto? Sinasabi mo nga, livestock and poultry, sa gulay, sa isda, mangyayari ba yung nangyayari ngayon sa bigas na bumabalik na ang sigla ng local production? Yes. Teka muna, bago yung sa bigas, rice and corn. Alam mo ang palaging sinasabi ng mga farmers, Sendong, yung ayuda ng gobyerno for seeds, for fertilizer, etc. Parang kung minsan hindi dumadaloy ng tama. Minsan kung saan-saan pumupunta. Kasi yung distribution napupunta system, sa mansion. Yung system, hindi maayos. Uh-huh. Mayroon bang pagbabago tayong iniisip tungkol dyan? Yeah. Ngayon. Ang sistema ngayon is yung farmers pupunta na lang sa dealer. Mm. Kasi hindi ba yung mga farmers may mga suki? No? Okay. Yeah. So, ang government ngayon, magbibigay ng coupon. No? Mm. So, yung coupon na yan, bibigay dun sa area
na in which yung farmers naman, kukunin na lang sa mga dealer na dating kinukunan niya. Okay. So, pwede siya mag-pick ng anong klaseng pataba, kung anong ginagamit nila, anong brand or anything, so sila ang mag-choose. So, para at least, dati kasi, yung binibid pa sa Manila, tapos dadalin doon. Kutsansan. Oo, and in which mas mataas yung presyo kaysa yung kukuha yung farmers. Kasi yung ano eh, doon sa local eh, kung maraming outlet, yung bang, may competition eh, di ba? Oh, maganda yung ganun. Ang kailangan lang para sa farmers at kailangan sa Department of Agriculture, pati na sa local government, yung kanilang mga agriculturist. Kasi nawala na yung ano eh, nawala na yung extension workers. Yung extension workers nawala eh, nag-devolve eh. Yeah. Eh, ang kailangan lang, mas turuan yung mga farmers. Kasi, ang ibang mga LGUs, magagaling. Yung ibang LGUs, hindi. Kasi wala silang ganun na pagtingin eh, pagdating sa ganyan. So, Department of Agriculture siguro, magkaroon ng programa para yung mga extension workers, devolve na kasi ito, eh magkaroon ng maayos na pagkikipag-ugnay at sila, marunong din sila para maturuan nila yung mga farmers. O itong kunin nyo, huwag nyong kukunin ito. Kasi ito, magulo to, maayos yan. Something like that. Yeah. Kaya gusto namin na si Presidente pang head ng Department of Agriculture kasi pwede niyang i-ano sa DILG. Coordinate with local government. And susunod yung local government, no? So yun ang nakikita natin bakit kailangan natin ng ang ating pangulo pa rin ang secretary. Kasi yung mga local, yung mga may mga magagaling na local governments at yan ang kanilang concentration. Lalo na yung mga agricultural production areas, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, yung mga ganung klase, Iloilo, may mga maayos sila na programa. Sana ganun may trabaho sa iba. Yes, malaking bagay yung local government participation, no? Kasi kagaya ng governor ng Isabela, governor ng Pangasinan, talagang nakatutok sila sa agriculture. So, kung makita mo, ang pinakamalaking production ng rice, Isabela. Second, para sa akin kasi, Sendo, and Pangasinan. Ang Pilipinas, nagmamadali tayo. We have to do so much in short a time. Kasi, statistics speaking, PSA sinasabi, 75% ng ating agriculture requirement imported. Sabi ng PSA yan, 75%. So kahit sabihin natin may growth yan. Ang haba ng hinahabol natin. Meron bang paraan? No? We need something like a complete revolution in the agricultural sector. Complete overhaul para maging safe ang ating food security. Ang pinag-uusapan ngayon, alam mo, Sendong, aside from the traditional, yung mga nandiyan na, yung magkaroon sana ng mga malalaking, ano, yung mga corporate farms, talagang dun pupunta. Ang maganda is, ano, ang susunod na etap is, maraming mga nakatiwang-wang investment ng private sector. No? Kasi para ang takot nila is, ano, kung nakabili na sila ng lupa, papatanim sa mga farmers. Patay sila. Tenancy sila. Yes. So, ang pwedeng gawin is kausapin ng LGU. No? Ang LGU ang kausap na para at least ang private sector and LGU ang magta-tie up. And kausapin yung private sector. Na in which, sa tingin natin, pwedeng maging effective yun. Dahil, wala nang landlord and tenant. Ang tatayo na parang kumbaga landlords in a sense, gobyerno. Ayan, either national parang government ganito mangyayari. Local government. Yung kapital manggagaling sa mga large corporation, i-manage ng gobyerno para walang landlord at magtatrabaho yung mga farmers. So ang contribution ng private sector diyan, yung pera. Yes. At saka technology. Hindi ba pwedeng ibang paraan para ma-provide yung pera na yan? Halimbawa, through land bank? Ang sinasabi natin is yung mga private land. Okay. No? Na nakatiwangwang. Pero yung iba, through land bank, walang problema. Pero ito, yung capital mismo? Yes. Magagaling sa land bank? Okay. So may papel pa rin ang land bank? That's what you're saying. No, yung sa private sector, maski wala na yung land bank,
Okay sila na, on the road. Sila na. Sila na mag-finance. Sila na mag-finance. At sinasabi ni Sendong, may mga malalaking mga lupa mm-hmm. na ang may farm pag-aari, farm estates, ay mga private sector. Takot sila na kung sila kausap ng mga farmers, baka mayari sila. Yeah. Kaya so, idle yung lupa ba? Kaya idle yung lupa. Idle lupa. So ang inuisip nila ngayon, either makipag-mowa sila sa local government o kaya sa national government. National government ngayon ang kausap ng farmers. Mm-hmm. Oh, yes. O yung government, yung LGU. Pwede, pwede. Yan, yan. Eh, dyan papasok ang co-op. Yeah. Ang virtue ng co-op. Oh. Saan papasok dito potentially yung mga farmers cooperatives? So far ngayon, itong administration, kung makita mo yung mga farm equipment mm-hmm. na galing sa rice tarification, dun sa co-op binibigay ito, yung mga equipment. So yung dati, nag-harvest tayo 30 days, di ba? Mm-hmm. Ngayon, mabilis. Ngayon, ang bilis. 7 days, tapos na yung harvest. Mm-hmm. So with that, malaking bagay yun. Yung machineries naibigay sa kanila na in which ito nakatulong talaga. Maski saan ka magtanong, ito mga big combine. Ang bilis ng mga, harvest. Okay naman, mga tractor, mga ganun, tracer. Tsaka ano na, kumbaga adjusted na. Adjusted. Sa size ng ating mga farms. Yung binibigay. Nung kasing panahon ni Pinoy, hindi, malalaki, hindi nga nagamit, nabulok yun eh. Hmm. Nabulok yung mga farm equipment na ito naman si Cecil eh. Pag nagkaroon kasi ng ano para sa private sector na makikipag-tie-up sa government, baka gawing ano, real estate. Hindi, farmers nga ito eh, product. Rice farming to. Yeah. Hindi real estate development yan. Ikaw naman eh. Ang pinag-uusapan natin agriculture eh. Kasi yung policy na set up na. Ang policy ng presidente, production. Food production. Food production na set up. Na set up na yan. Pero common na dyan yung policy na yan, meron pa rin mga kailangang measures para matupad yung policy na yan. Implementation. No? Halimbawa, yung rice tarification law, hindi ba dapat ibalikan na yan? Yeah, in a sense, no, yung rice tarification law, maganda yung ano eh. Pero yung problema kasi talaga natin, yung seeds na pinoproduce natin, mababa pa. Kailangan i-increase talaga yun. Yun ang yung kailangan yield, yung natin. Yield. Kasi imagine ha. Hindi na saklaw ng rice tarification. Sample ko lang, no? Oh. At 20 pesos, kung 6 tons ka, 120,000. Mm. Mm-hmm. Kung 4 tons ka, 80,000. 80,000. Malaki. 40,000 ang diferensya nun. Oh. So with that, dapat yung seed production natin, ayusin ng field rice. Kasi yung commitment nila nung pinapasa yung rice tarification is 6 tons eh. Kaya ang sabi ng Pangulo, hindi nyo makakuha, ano lang, hybrid muna tayo para at least habang dinidevelop ninyo yung seeds, ito muna tayo para at least makapuno na in which makakatulong talaga. So yun ang nakita natin. Ang isang sinasabi ko dyan, yung NFA. Yung NFA, kasi nasa ang rice tarification, kumbaga tinabla na yung NFA. Sayang. Hindi ba dapat ibalik yung NFA in a different way na hindi lang puro rice or warehousing, gano'n ang ginagawa? Pasagutin natin siya. Pakialam na sa market. Pasagutin natin siya kasi alas 9. Pagbalik ng karambola, ang aras natin 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ.